Digital ang bagong modus ng mga gwardiya sa New Bilibid Prison. Nag-aala remittance center sila na nagkakaltas ng perang ipinadala online para sa mga preso. Nasa frontline ng balitang yan, si Jem Avancenia. Hindi pa man tuluyang nareresolba ang problema sa pagpasok ng mga kontrabando sa loob ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa, nabistong may isa pa palang paraan ng pagpuslit ng pera sa loob. Ang mga convict, nakakatanggap daw ng pera sa pamamagitan ng digital wallets. Mismong si Acting Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang Jr. ang nagkumpirma niyan sa culminating activity para sa mahigit 300 preso ng Bilibid na pinalaya ngayong araw. Aniya, anim na jail guard ng Bilibid ang sangkot dito. Kanina yung pera ng nakakulong pero pinasa sa gwardiya. Yung GCash scheme na na-discover namin, nagpunta nga kami sa kulungan, na-discover namin daming pera. Tinatago sa locker ng mga Bucor, yung mga gwardiya. Tiyempo naman sa surprise inspection ng Bucor sa locker ng ilang jail guard noong January 12. Nabisto ang perang nagkakahalaga ng 300,000 pesos at kontrabando gaya ng sigarilyo. Lumalabas na pumuporsyento raw ang mga gwardiya mula sa perang ipinadadala para sa mga preso na ipinadadaan sa online wallet na pagmamay-ari ng mga jail guard. Sabi naman ni Justice Secretary Boying Remulla, may mga jail guard daw na pumuporsyento ng 20% ng padala para sa mga preso. At hindi lang daw pala ito nangyayari sa Bilibid. Kinakaltasan ng mga gwardiya yan. Kinakaltasan ng mga tao dito. Ganun din naman sa PIDEA, ginagawa rin daw yan. Ginagawa sa PIDEA detention, ginagawa rin daw yan sa lahat ng BJMP facilities. Dito na rin nabisto na uso rin ng mga loan sharks sa loob ng kulungan. Totoo yun. Pag umiikot ako dito, mga sir, pakiusapan mo naman yung mga nagpapaloan sa amin, huwag namang maging loan shark. Kung saan-saan, pwedeng Bucor employee nagpapautang, pwede yung mga ipapasa sa kanila ng GCash. Kasi wala silang cellphone. Yung 1,000, ang pagkaalam ko, pag 1,000 daw, kasi nakausap ko din yung mga nasa loob, sir, pwede ba pababaan lang? Kasi sabi nila, yung 1,000, sir, ang kinakalta sa amin, 100. So ginagawa na namin ng paraan. Tiniyak ng Bucor at ng DOJ na sisibakin ang mga mapapatunayang sangkot sa pagpapadala ng pera sa mga preso. Samantala, kinumpirma naman ni Remulla na pinaplansya na ang formal na pagtatalaga kay Katapang bilang permanenteng hepe ng Bucor. Kasunod ito ng panibagong suspension order na ipinataw laban kay Gerald Bantag. Nahaharap si Bantag sa iba't ibang reklamo gaya ng di umano'y pag-torture sa mga PDL sa Bilibid at ang administrative complaints kaugnay sa pagpatay sa radio commentator na si Percy Lapid. Sa pagdating ng presidente ng Sabado at napag-usapan na namin ang permanent appointment ni General Katapang at we expect it anytime. Sir, does that mean marirremove na si suspended Bucor? Of course, replacement na. He will be replaced already as a Bucor director. Tomorrow is a cabinet meeting. I might get it by tomorrow. May dahilan daw kung bakit natagalan ang pagkatalaga kay Katapang. We're not in the business of just replacing people just like that. We have to study the everything, and we have to wait for the developments to come in for us to really be sure of what we're doing. Nagbabalita mula sa frontline, Jem Avancenia, News 5.